ginawa ko pa si Lord sa buhay ko. Kasi ito, hindi ako talaga naniniwala ko na ito. Tunay ka na kapag nalangarapin ka kay Lord na totoo yung gano'n sa puso mo. Talagang tutugunin niya lahat sa desire mo. Amen? Tunay ka na, di ba ako nag-umpisa na pagtingin ko na sa loob ko. Iniintay mo na talagang blessing mo talagang. Grabe, isa ko pinigyan ako kasi ito ng talent. Hindi ko sa pagpunin. Pinigyan ako ng talent. Yung talent sa iyo. Ganda ko sinaliyan sa talent na talagang. Maraming ginawa. Hindi mag-edit ka. Kung tigilin ka po. Pero grabe yung price na talagang pinigyan ka. Maraming na word. Talagang napaka. Buti ko talaga. Talagang. Grabe yung kailangan. Hindi na pinigyan ko. Parang hindi ko pa paliwanag kung paano ko maumpisa. Yung preaching ko. Yan. Tama mo. Yan, kung pinako na talagang sa prayer, kung pinamamalaki ko muna talagang sa prayer, talagang di may ginagawa si Lord. Naniniwala ko na kay God? Yes! Yan, kaya drop ko na narito, papalad. Alam niyo po kung bakit? Nagagawin po si Lord. Kung ay, pray na kung gano'n po ako pinagpala, gano'n din po kayo mamaya. Amen? Amen! Amen. Kung pinakabahan na ako. Sabi ko, Lord, hindi na ako sana yung mag-preach, yung mag-share. Ikaw na po ang pahala kung ano po yung ano. Kahapon, hindi po ako nahirapan kasi inaano ko na kay Lord. Upang inaano ko na yung tiniwala ko na sa kanin. Eh? Bago po tayo mag-umpisa, tayo muna po ay manalangin. Yan. Dahil wala tayo magagawa, kung wala ang panalangin. Eh? Sabi niya nga dyan sa tema natin, ito na muna. Ito, word na to, kasi ito birthday month namin na gusto ko itong magtatao. Lord, gusto ko itatuto mo lahat ng pag-ibig ko sa'yo. Kasi kapag naniniwala ako kung bakit ko patuloy mo yung pag-ibig ko sa Panginoon at mga ginagawa ko kahit pagpuri ka lang, alam niyo kung walang kasasayang. Amen? Kaya patuloy muna po tayong manalangin. Lord, thank you, oh God, sa hapon na ito na pinatunahan ko, Lord, na sa panalangin, di ba, may kami nag-umpisa. Alam ko, Lord, may tinugod ka na. At alam ko, Lord, I pray in impart ko sa mga narito kung gano'n ko pinagdaya at papapalayan ko rin sila Panginoon. Diba sa lahat ng aming pinanalangin, amen? Aming ipapanalangin, aming inutulog na dahil nagtitiwala kami, Lord, sa panalangin. Prayer, it works, amen? Tunay na lahat ng panalangin inutulog mo. Basta't galing sa puso namin. Lord, we acknowledge your presence. We acknowledge your Holy Spirit that works in this place, Lord. Lord, sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Lord, na kung healers, sa bawat nakakarinig, na lahat ng dinig, itong dinig na to, I pray lahat na nakakarinig, ikaw na bahala sa kanila ng pagtas o upad. Paalala ko sa kanila na sa mga pagitan ng panalangin, lahat tinutugon mo kapag napapalangin ng panalangin. Thank you, Lord, na bumukoy at ako sa inyo. John 16:25.
Yan. Hindi naman po gagamit. Sabi niya po dito, John 16, 25-33. Ang nakalagay po dito is, napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Amen. Tumuhin po ito kay Jesus. Amen. Napagtagumpayan niya po yung sanlibutan. Sabi po sa 25, ang mga ito ay sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit, darating ang panahon na hindi ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko na sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. 26. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na tatalangin ako sa Ama para sa inyo. Hindi pala tatalang si Lord para sa atin. May tayinan po kung bakit. Sabi na mo dito, atin, sa tayo. Para sa inyo. 27 na po. Sapagkat iniibig nga kayo ng ibig sabihin, kaya pala hindi para sa atin kasi alam niya na naiinibig tayo ng Ama. Amen. Sapagkat iniibig kayo ng Ama, iniibig niya ako sapagkat ako'y iniibig ninyo. Amen. At naniniwala kayo na nagmula ako sa Diyos. Verse 28, ako'y mula sa Ama at paparito sa sanlibutan. Ngayon ay aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Verse 29, sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po ay tuwiran na ang inyong pangungusap sa akin at hindi na patalinghaga. Alam na namin batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan talungin ninyo man. Dahil dito, naniniwala kami kayo'y mula sa Diyos. Verse 31, anong kang verse 33 yan? 31, sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras na ngayon na ang mga magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayunman hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Last verse, 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapaghatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi niya po dito, kapag tayo ay isang Kristiyano na mapanalinihin lahat ng gagawin mo ay magtatagumpay. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen! Lahat ng panalangin na ang nagmula sa puso magtatagumpay. Amen po ba? Sabi niya, sino dito ang nais maging matagumpay sa lahat ng kanyang pananalangin? Sino po dito yung, di ba, nananalangin tayo, gusto niya maging matagumpay yung pananalangin natin. Ibig sabihin na matagumpay yung tutugunin ni Lord. Amen? Sino po dito yun? Amen! Oh, i-receive mo na ngayon. Sabi mo, I receive it. Yan, tatanggapin nyo na. Amen? Praise God. Sabi niya, lahat ng pananalangin ng buong puso. Amen? Lahat na po ng pananalangin ng buong puso ay magtatagumpay. Amen? Kaya sabi mo sa iyo, katabi, magtatagumpay lahat ng panalangin mo. Amen? Dito po sa kwento dito na nabasa natin, ito po yung tungkol sa bago po ipako si Jesus sa cross. Amen? Ito po yung time na kung saan tiniwala niya lahat ang kanyang gagawin sa Panginoon. Amen? Sa pamamagitan na alin po, panalangin. Lahat po ng kanyang gagawin pagpapako sa cross, lahat po yun may plano. Ibig sabihin, nakasulat na po, bago pa po siya ipanganak, or bago pa po siya ipako sa krus, nakasulat na po yun sa Biblia. Amen? Amen po ba? Amen. Sabi niya dito, may paraan po, tatlong paraan, para maging matagumpay ang ating panalangin. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Na may paraan daw po para tayo. Ibig sabihin, hindi lang po ito yun, ha? Kundi ito lang po yung iba na paraan. Para sa akin po, tatlo lang muna. Ano po? Kayo na po ba lang sa iba? Yan, praise God. Sabi niya po dito, matatagpuan po yun sa John 16, 26 to
27. Okay, bago ka, tignan niyo po, basahin niyo po sa John 26:27. Sabi niya. John 16:26-27. Sa araw na iyo'y, hingi kayo sa kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na, na ang dalangin ko sa Ama ay para sa inyo. Sapagkat iniibig nga ninyo, iniibig na kayo ng Ama. Iniibig na kayo sapagkat iniibig nyo at naniniwala kayo na mula ako sa Diyos. Unang paraan po is, sabi na po dito, humingi ng may paniniwala. Amen. Sino po dito nakapahumingi po siya may paniniwala? Amen. Sino po dito naniniwala na kapag siya'y nanalangin na totoo, na talagang natitiwala siya sa Panginoon, ay tutugunin na. Amen. Totoo po yan. Yan. Talagang pinapanindigan po po totoo sa panalangin na talagang may ginagawa si Lord sa panalangin. Kahit napaka-imposible po, talagang mapangyayari. Amen. Oh, yeah, praise God. Sabi niya po dito, prayer without faith is useless. Sabi niya. Kapag nananalangin ka daw na walang pananampalataya o napaniniwala, useless. Kahit siguro maghapon, mga umaga, maghapon na pananalangin mo na sa bibig lang, parang sabi niya nga parang, ano yung ano lang, patingaw, sabi niya nga, diba? Na parang, galing lang sa bibig, galing sa puso ng pananalangin, useless po. Amen? Sabi nyo po, dapat kapag may hinihingi ka sa Panginoon, panghawakan mo. Amen? Sino dito yung pinanghawakan niya lahat ng pinapanalangin niya sa Panginoon? Amen! Yan. O kung minsan, hindi pa po tinutukon ni Lord yung mga dinadalangin natin. Pero kahit ano po mangyari, panghawakan natin. Amen? Sino po dito yung may panalangin ng matagal na? Tapos hindi pa natutukon. Pero naniniwala siya na talaga tutugunin ni Lord. Oh, lahat ng yan, tumalang pa nung naniniwala ng medyo mo. Sabi niya po, sabi niya dito, sa Panginoon, yan, pangawakan mo ang na mangyayari dahil alam mo na yung hinihingihan natin ay hindi basta-basta. Amen. Sino ba dito naniniwala na si Lord ay hindi basta-basta? Amen. Si Lord ang may hari ng lahat. Amen? At higit pa rin na si Lord ang gumawa ng lahat. Amen? Sa kanya ang lahat. Amen? Sa buhay pa lang po natin, makikita na po natin na talagang si Lord ay kamangha-mangha. Amen? Amen po ba? Amen. Sabi niya, yung iniingat natin ay very powerful Lord. Sabi niya. Amen? Sometimes, sabi niya, pag nananalangin tayo, kapag hindi natutugon agad, is gumigive up na tayo. Meron to, aminin pa man po natin na o hindi, minsan, or lagi, minsan napangihina na tayo ng loob. Amen? Praise God? Amen. Pero, sabi niya, ayaw na nating ipanalangin dahil hindi natutupad. Sabi niya, nakakalimutan natin na si Lord, nakakalimutan natin na kapag win ni Lord, tutugunin niya. Kapag hindi win ni Lord, hindi niya tutugunin. Sabi niya sa palahan, di ba, merong yes, merong no, merong